kagadget. Ay, ito pala yung camera. Mali. So, what's up mga kagadget? This is Kay Gadget Clinic. At gagawa tayo ng isang tutorial na naman. Tutorial na naman about sa iPad 2. Ito po yung iPad 2 2012. Ito po yung napakakunat talaga sa totoo lang. So, pwede po siyang permanent bypass. Kaso po, hindi kaya nung may-ari yung budget. So, sinabi ko sa kanya, pwede natin siyang i-bypass sa halagang kaya niya. Temporary bypass lang po. Kumbaga, pag in-update mo siya or nireset mo, possible bumalik. So, may warranty siya. Within 1 month, warranty niya. Magagamit niya naman to kung hindi niya lang i-reset o i-update. So, medyo kasi maliwanag yung ano. Tayo niya, ate Vino. Yan. So, yan. Hindi pa rin. Yun. So, yan. Start na tayo, no, mga kagadget. No? So, una, bubukas tayo ng MacBook. MacBook po yung gamit ko. So, ang gagawin natin dito is screen recorder na lang natin. Then, yung kung paano siya gagalawin. Kung paano siya mag-execute. So, bukas tayo ng screen recorder. Save muna natin to. So, ito po yung paraan ko kung paano ko siya maibabypass ng iOS. Ayan. Ito si ano? Si iPad. Then, connect natin muna sa si Adreno sa laptop. Ito po. Dito, ay laptop sa MacBook. Then, ito po. Dito. Kapag nag-steady po yung light niya, bibilang tayo ng 27 seconds. Teka muna kung nagrara na yung aking. Nagrara na nga. Ayan. So, dahil meron tayo ditong exact, ito po yung pinaka-count niya. Kung paano ko po nakuha yung 8942. So ako, yes, nabuhay dito sa IPSW. Then, select nyo tong iPad. Kunwari po, meron kasing ano yan eh, apat na version ng iPad 2. Is yung first generation, second generation, third generation, and fourth generation. Pwede na! Generation niya. So, punta po tayo, click po natin yung isang iPad 2. Then, punta po tayo dun sa device information. Then, after device information, dito makikita nyo po, iPad 2, may kama, then 1. Ibig sabihin, iPad 2, first generation. So, kung mali ako, pakicorrect na lang, pero yun yung pinaka alam ko. Yun po yung pinaka knowledge na alam ko kung paano siya makita kung anong generation siya. So, dahil ito ay iPad, paano ba siya makikita? Na punta po kayo sa Trio Tools, plug nyo po yung unit, then makikita nyo po dun sa information na iPad 2 fourth generation. So, yun po, back tayo ulit. Punta tayo dito sa ito po yung second generation, yung may kasamang SIM. Yan. Nakikita naman natin, yan o. Then, ewan ko kung ano tong isa. Basta ito po yung gagamitin natin. iPad 2 device, ayan po, makikita mo. Punta ka sa information, iPad 2, tama, 4. Then, ito po yung code niya. Yan. So, yan yung code na yan. Ilalagay natin siya dito sa CheckMate. So, ito po si CheckMate. Yan.
So, hindi ko na siya gagawin tulad nung ginawa ko nung una. Meron akong tutorial ng Odrino kung paano siya nag-work. Search nyo lang po dyan or ilalagay ko po rin sa description ko para hindi ho kayo malito. So, okay. Then, ang gagawin natin dyan is upload lang natin. So, para ma-check natin kung may error o wala. So, uploading done. Ibig sabihin, okay po yung code, yung script na pasok niya doon sa Odrino. Then, ang gagawin po natin, bago tayo mag-proceed doon sa pag-DTF yung mode nitong, nitong ating iPad 2 is, punta muna tayo sa terminal. Terminal tayo. Then, sa terminal, dapat po naka-install sa inyo itong link na itong ano na to. Itong pang-bypass na to. Hindi po siya supported dito sa Silver ni Apple. Kundi nakabukod po tong installer niya, ito. Yan. Then ang gagawin po natin dito sa terminal is type natin sudo space chmod space negative malaking R then 775 then space then si iPad 2.4 bypasser right click natin show package content then si resources idadrag po natin yan. So after natin madrag click natin enter manghihingi ng password 1982 so enter nyo lang so successful na po yan. So, balik tayo uli. Buksan na natin siya. Then, ang gagawin po natin, ito, i-DDF yung mode natin siya. So, ito. Pag nag-blink na ng white itong LED, bitawan na po natin. Then yung pag nag-light siya sa huli at biglang nag-steady light na siya, bibilang tayo ng 20 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. So 27 seconds, remove natin dito, unplug natin si Odrino. Then lipat natin to. So, antayin natin ma-detect yung unit. So, ayan, na-detect yung unit. Then, click natin tong load alternative. So, mag-a-appear dito. So, ayan, bunutin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Then, balik natin uli. So, antayin natin na may mag-pop up pa. So, ayan. Pag lumabas po ito, etong for restore po. Ayan. Pag lumabas po yan, magbo-blue screen po yung unit. Ayan. Blue screen. After blue screen po ng unit, is i-click lang po natin tong continue. Huwag na natin itong pakialaman. Hayaan nyo na yan. So, maglo-load po ang RAM disk nyan. So, waiting tayo. So, ayan. Nag-load yung RAM disk. So, nag-appear to. So, ano lang po natin. Okay lang po natin yan. Then, after nyan, punta tayo sa relay device info. Then, got it. Then, delete setup. So, yun po. Done. So, magre-restart po yung unit. Ayan. So, antayin natin na mag-pop up yung unit, ano? So, click na natin to. Done. So, etong version na ito is ito yung pinakamakunat dati. Na kahit anong gawin natin, hindi natin bukas or mapagana yung mabypass. So, siguro nakaisang lumagpas lang sa akin na customer. So, yan po. Bypass na po yung iCloud ng unit. Bypass lang po ito is ito yung temporary
temporary bypass iCloud po ito. So, kung gusto nyo po ng permanent, meron din naman po tayong permanent nito. Medyo high, medyo mataas nga lang yung presyo po. So, yun po mga ka-gadget, isa na namang gadget yung ating nabigyan ng solusyon. At sana makadagdag ako ng kaalaman sa inyo, sa mga viewers ko at sa Kotek ko na nagsisimula pa lang at gusto rin pasukin yung pagre-repair. So, yun po. Ang tanong po nung iba, saan ko po ba nabili tong Odrino? So, nabili ko si Odrino sa Shopee. Ang nagastos ko lang po rito is hindi po lumagpas ng 800. So, paano ka makakapili ng magandang item na working sa sa Shopee, Lazada, AliExpress or any online shopping na pwede mong puntahan? Unang-una, tatandaan mo lagi, dapat meron siyang 100% feedback na working siya. Kasi kung bibili ka lang, click ka lang ng click, hindi mo binabasa yung feedback, is sayang yung pera kung hindi gumana. Pwede mo naman siya ibalik pero matagal. Ganun po yun. So, be wise sa pagbili sa online shopping. So, yun po mga ka-gadget. Hanggang dito na lang yung video natin. Sana makatulong ako sa inyo. So, alam.